What's up mga bilog? Welcome sa akin channel, Bill James TV. Meron tayong i-unbox today. Nabili ko siya Shopee. Tangan kasi yung mga GPU ngayon. Ilalagay ko yung description sa baba kung saan ko nabili yung murang GPU na to. So sulit na sulit to mga kabilog. Hanggat meron pa sa Shopee at sa TikTok ni Boss James Afante, ang dami niyang binibenta ang GPU ngayon. Ang bala ko sana yung RTX 2060. Kaso naubos kagad yung RTX 2060. 10,000 lang mga kabilog. Saan ka pa? RTX 2060 ka na, 10,000 lang. So ayun mga kabilog, ang bilis magkaubusan ng GPU ngayon kay ano, kay Sir James Afante. Bang maaga pa, meron pang stock. Magabil na kayo ngayon kasi napakamura ng GPU niya. Nalit na rin kasi ako, huli ko na nalaman, napunta na sa mga reseller din, nakuha na ng mga reseller. Sa around 12,000 na siya sa market ngayon. Swerte lang kung may makuha kang 10,000, 10,500. So mura na yun. Kung may makita kang ganun, kunin nyo na. Bago natin simulan, baka pwedeng pa-subscribe naman, Big James TV, at kung hindi pa kayo nakapag-hit ng notification bell, pa-hit na para once nag-upload ako ng mga bagong videos ay mano-notify kayo. Pasok muna intro. Guys, nakikita nyo tong box na to. Ito na yung in-order natin. So, nabusan kasi tayo ng RTX 2060. Ang bilis na ubos. Ito na lang yung choices ko. Budget natin sa ngayon, GTX 1660 Super. So, ito na lang yung kinuha ko at kailangan ko rin sa video editing ko. From 1050 Ti, medyo nababagalan na kasi ako. Medyo lag. Kabili na ako ng 1660 Super. So, unbox natin to. Mukhang ito yung previous keyboard. Pilot ni Boss James Afante. So, nagbigay siya ng mga murang GPU ngayon. Nagbago na yung interior. Nag-shift ng ano. Wala nang mining. Yan. Natin kung ano pa yung laman. Ganda na kasama. May libre pang keyboard. RGB. Check natin itong keyboard muna. Ito ang dalawa, 8,000 ng ito mga kabilog. Kasama na itong RGB. Pag bumili kayo daw ng ano, GPU, may 3 piece daw na keyboard. So ayun o. Keyboard tsaka mouse. So ito yung pinangako niya. Once nag-abil kayo ng GPU, kasamang keyboard tsaka mouse. So, hanggat meron pang stock sa Shopee mga kabilog, COD, book nyo na or avail nyo na. Ang budget GPU lang naman hanap nyo, pwede na yung 1660 Super. Hindi naman siya ganun kagamit, and budget na talaga yan. Kita nyo kabilog o, parang hindi pa gamit, bagong bago pa. Ayos itong ano, nabili natin. Ayun mga kabilog o, 1660 Super. Ngayon, itetesting na lang natin ito kung okay yung condition nito mga kabilog. Ang ganda pa, para pa siyang brand new. Itetesting muna natin. Sa gusto mag-avail kay Sir James Afante, so ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba kung saan ko ito nabili. Pwedeng-pwede na ito sa 8,000 1660 Super. Kasi yung brand new nito ng karaang pandemic, umakabot siya ng 30,000. So hindi naman daw siya ganong kagamit. Wala pa daw 1 year. So sulit na sulit to, hindi to ganun ka gamit sa mining. Siguro kung maselan ka, yun nga, banyo ka talaga. Pero ito sulit na sulit to. Itsura pa lang oh, maganda. So testing muna natin mga kabilog.
We'll be right back.
At ayun mga kabilog, sana may natutunan kayo muli sa vlog natin kung paano linisin yung mga mining GPU. So hindi naman masama bumili ng mining GPU, basta kilala nyo yung pinagbilan nyo at sinabi niya kung gano'n niya katagal na ginagamit yung GPU. Kilala naman si Boss James Afante sa mining ng Ethereum. O ako, tiwala ako bumili sa kanya kasi sabi niya lahat ng GPU niya, ang dami niya kasi mining rigs, mga kabilog. Kung nakafollow kayo sa TikTok niya, kay Boss James Afante, ang dami niyang mining rigs, sabi niya nasa 700 GPU daw. So ako, bumili ka agad ako. 1050 Ti gamit ko before. Binili ko yung 1660 Super. So sayang nga, hindi ko nabutan yung 2060 na RTX. So 2,000 na lang yung diferensya. So kung may nakita ko sa marketplace, 10,000, kunin niyo yun. Kasi kumalat na siya sa FB marketplace. So mga nag-resell, 12,000. Pero I recommend meron kay Smile PC, nagbebenta ng rush yun minsan. Katulad kanina, nagbenta siya uli ng 2060 na RTX nasa 10,000. So, doon na sana bumili, ganun din naman. So, ang baba niya rin magbenta. Siyempre, tutubo lang siya ng konti. Yun lang naman yung iba gusto ng tumubo kahit konti at mabilis magbenta. Ngayon mga kabilog, sa paglinis naman ng GPU, simple lang, buksan nyo lang yung case. Alamin nyo kung paano siya i-disassemble. Madali lang naman yan, marami yan sa YouTube. So sa akin, nakita ko naman kung paano siya i-assemble, madali lang siya. So kailangan mo lang naman tiyaga sa paglilinis kasi yung mismong CPU niya tuyot na yung ano, thermal paste. Tapos katlinisan mo na lang yung thermal pad kung wala kang thermal pad na pambili ngayon. Pwede nyo naman gamitin yung lumang nakakabit sa kanya or pwede yung balikanta rin nyo. So pares lang naman yon. So ako nilinis ko lang yung thermal pad. Hindi ako nakapaghanda ng pabili na ano, thermal pad. So hassle, bibili pa ako sa Shopee. So yun na lang muna ginamit. Sa pagbili naman ng GPU, maging maingat kayo sa Facebook kasi marami rin kasi scammer na nagbebenta ng mga tulad na itong GPU to. So tiwala kasi ako sa panagbilang ko. Wala namang masama bumili ng second hand GPU as long as yung pinagbilang mo kilala mo tapos trusted seller na rin. Ito nga wala pang warranty pero tiwala ako dun sa nagbenta. So depende na kasi sa inyo yan kung maselan kayo or okay na kayo dun sa second hand. Ako kasi okay na ako dun sa second hand. Trusted naman ako doon sa pinagbilihan mo. Maselan ka talaga, brand new ka na talaga. Yun nga lang, medyo mahal. Pero sa price ngayon ng mga GPU, kabilog, mura ngayon ang GPU. Kahit yung brand new, basta may budget eh. Wala namang masama bumili ng mamahaling GPU, basta may pera. Sa inyo naman yan mga kabilog. So sa akin, pinakita ko dito sa video, bago nyo gamitin yung mga second hand GPU, make sure na linisan nyo muna kasi tulad nitong nabili ko galing sa mining, hindi naman siya ganun kadumi. Para sa akin, nilinis ko lang para isang gamitan na lang. Paggamit ko, okay yung temperature tsaka yung gaming niya. Kasi burn-in test ko rin naman siya bago ko siya gamitin sa ano. So, sa video editing ko kasi gagamitin niya. So burn-in test ko rin yan, mababa naman yung temperature. Nasa around 70 or 76 ang max nga. Kasi naka full load kasi yun, 100% full load yung GPU natin. Pakita ko rin later na full load yung GPU, nasa max 70 or 76 something. So normally ganun naman pagka naka full load yung GPU. Okay pa ngayon kasi yung ibang GPU na bibili ko dati umaabot ng 90 to 100 ha, second hand din yun. So lalo na ang GPU na binibili ko noon, second hand, RX 570, 580, so sobrang init na nun mga kabilog. Pagka ganun naman nabili nyo second hand, advice ko bago kayo bumili, i-burn test nyo muna dun sa pinagbilhan nyo kung kaya i-burn test, gawa nyo ng video. And then, once na nabili nyo, kung marunong kayo mag-repaste at maglinis, i-repaste nyo na para habang ginagamit nyo, hindi mahirapan yung GPU nyo na ano.
mag-run kasi kung tuyot na yung thermal paste, wala na eh. Pwedeng nag-block screen o shutdown yung GPU nyo pagka ganun. Bago nyo gamitin yung mga second hand GPU mga kabilog, mas maganda malinis nyo muna yan at ma-replace kasi mahirap yung tuyot yung thermal paste. Sisirain yung GPU nyo, wala siyang kuli. So, yun yung ma-advise ko. Bago kayo bumili ng GPU, linisan nyo muna and replace. Sa gusto pa bumili ng GPU, check nyo na lang sa TikTok ni Boss James sa Pantin or sa Shopee niya, sa Gilmore Online. Check nyo pa kung may mga available pa mga GPU. Sa ngayon kasi parang wala na ito nakita. So, check nyo na lang mga kabilog. Siguro ilagay ko na lang yung link sa baba para ma-check nyo rin kung available pa yung mga stock nyo. So, siguro guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na itong video sa to. At maraming salamat sa nag-subscribe, nag-follow, nag-share, at nag-like sa mga videos ko. And mga buyer ko nakita ng videos na bumili at nag-avail ng arcade machine. Maraming salamat. And kung bago ka dito sa akin channel, baka pwedeng ma-subscribe naman, Big James TV. At hit nyo yung notification bell para once nag-upload tayo ng mga bagong videos, ay ma-notify kayo. So hanggang sa muli, stay tuned lang sa videos ko, sa channel ko. Alright, so hanggang dito na lang and peace out. Bye-bye. Bye-bye.